Marga from Marga Diaries. At babies, na-miss ko kayo. So, I'm filming mga 2 videos today. Tapos na ako dun sa skincare film ko. And then today, at today to end ngayon, mag-film tayo ng review with the Playful Pants. So, kita nyo, wala na siyang laman. Isa na lang siya. So, tinest out ko talaga to kasabay ng mga pinagbibili ko talagang mga items from Unicare and then Baby Mobi, lahat talaga. So, meron pa tayong mga 4 na pending na diapers. So, abangan nyo na lang yan. Diaper reviews. So, abangan nyo na lang yan. So, first, pag-uusapan muna natin ang kaabang-abang na Playful Dry Pants Diaper. So, nakita nyo naman na meron ako ni-review na Playful. Iba pala yun. So, iba yung Playful na yun. So, that Playful is a Korean Playful brand, if you guys know. Yung papakita ko na lang dito, yung video na yun. Tapos, ni-review ko na rin yung Playful Tape na diaper. So, lahat po ng diapers na to, pinagbibili ko po. Wala pong sponsor dito. Sasabihin ko naman kung may pinadala sa akin or whatever. But, okay. So, ito na muna tayo. So, this one is their double XL one. So, this is 36 pads, 15 to 20 kilos. This is their jumbo pack. Ilalagay ko na lang dito sa screen kung magkano siya dahil nalimutan ko na. Okay? So, yun. First muna, pag-uusapan muna natin ang overall packaging niya. Very, very lively. Super cute. Ganitong-ganito talaga yung mga colors ng Playful. So, babasahin natin yung claims niya. Aloe vera to keep diaper rash away. All night, all day, all night comfort. Super absorbent cotton. Okay, so ayan. Bringing fun to kids and moms. Tapos, ultra soft top sheet breathable layer. Okay, so binasa ko siya. So, kukunin na natin siya. First and foremost, cute ng packaging niya. So, ito yung itsura niya. Dito ka muna. Ito yung itsura niya. So, off the bat, makikita nyo na yung sizing niya at far parehong-pareho sa mga Filipino brands. Yung mga Lampen, yung mga Happy, sa mga, ay yung Sweet Baby, hindi. Medyo maliit yun. So, yun, parang ganon. Sa Unicare, pareho naman siya. So, ganon na ganon yung itsura niya. So, first muna, before tayo mag-physical test, papakita ko muna yung daytime usage namin sa inyo. So, actually, kakapalit lang ni Alaric. Ayan, naka-jammy siya. Kakapalit lang ni Alaric. But guys, punong-puno na siya. Actually, ang bilis niya mapuno. Tapos, hiwalay-hiwalay. As you can see, ayan o. Hiwalay-hiwalay. Tapos, this one really wet. Sobrang nagsisip through. Irritable na yung anak ko kanina. Tapos, ayan yung front. Colorful siya. But guys, tingnan nyo ha. Yung performance. Hiwalay-hiwalay agad. Ayan o. Hiwalay-hiwalay agad. So, ayan o. This one, nag-gel up kasi siya. Dry naman siya, no worries. Pero tingnan nyo, naghihiwalay-hiwalay yung mismong gel. Ayan o. Wala kasi siyang chamber eh. Wala kasi siyang chamber. Tapos, ang bilis mairita ni Alaric. So, nakikita nyo, hindi siya agad pumupunta sa likod dahil nga walang mga chamber. So, yung gel niya hanggang dito lang. Tapos, hiwalay-hiwalay pa siya. Ate Eva, anong masasabi? Magusto mo ba tong Playful? No. No. Ayaw ni Ate Eva. Ilang araw pa lang namin to ginagamit ah. Kasi off ni Ate Eva tapos biglang ginamit na namin to. Tapos hindi niya bet. Actually, naiirita agad si Alaric. Parang ang init-init niya. Parang ganun yung feel niya. Even dito sa bands niya, parang ang init-init. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ng anak ko. Pero hindi niya talaga to feel. But we're still gonna try out kasi sayang naman isang bag yung binili namin. So, ayan. Kita nyo naman na. So, daytime yan. So, matutulog na kami noon. Matutulog na kami. Ang bilis niya mapuno. Tapos, sobra siyang maghiwalay. As in, nasi-stress na kami. Kasi nagkakaroon na ng himulmul si Alaric dun sa inner thighs niya. So, hindi ko siya gusto. So, actually, nung unang tinanong ko pa lang si Ate Eva, sinabi niya ang baho ng diaper. Wala si Ate Eva ngayon kasi medyo may lagnat si Ate Eva. So, hindi muna namin siya pinapasok. But, yun, sabi ni Ate Eva, baho ng diaper. Hindi siya yung diaper na magkukulong ng smell ng wiwi. Hindi siya ganun na klaseng diaper. Unlike kay Pampers, unlike kay Drypers, yung mga favorite ko, alam nyo na yun. So, medyo hindi talaga siya, nung time na yon, nung mga first 3 days, 4 days, hindi na talaga namin siya gusto. But of course, since I am reviewing it, inubos talaga namin siya. So, dun pa lang sa daytime usage na nakita mo, naghihimulmul na siya, tapos nagsisip through na. Sobrang, pag ginanun mo siya, basang-basa na siya talaga. So,
nakaka-absorb naman siya in a way, pero sobrang bilis niya mapuno. Hindi siya talaga super absorbent kasi nakalagay dito. All absorbent yung mga, hindi talaga siya nagtiklik na daytime saka nighttime usage. But of course, titignan muna natin yung physical niya before anything else, before natin irate and stuff. So nakikita nyo na itong tummy space niya maluwag naman, maganda naman yung tummy space niya. Itong bands niya malambot, ayan, ito, super lambot ng bands niya. Dito sa side bands niya, very movable naman siya. Hindi naman siya ganun kataas yung partition, but movable naman siya. Wala naman kaming naging issues dyan. Tapos, ayan, wala siyang back tape, wala din siyang wetness indicator, wala naman yun. Mapapansin mo na agad kung saan yung front, kung saan yung likod, kasi of course, yung front, yung merong nakalagay na front, saka yung side, saka yung bear ba to? Ayan, yung parang bear, sa likod kasi wala. So, yun yung makikita mo na difference niya sa front, saka back. So, okay, dito tayo sa likod. Ayan, so dito tayo sa likod, sa inner side na niya. So, if you can see na meron siyang parang gel absorption dito. You know, the issue I have with this, yes, it gels up. Pero sana nilagyan nila ng parang mga parang chambers para mas madaling ma-absorb. Tapos, pag na-absorb niya, hindi siya naghihimulmol. Tapos, hindi siya nagbubulto-bulto na naghihiwalay-hiwalay. Ang pangit kasi pag nagiging uncomfy na, lalo na pag makulit yung anak mo, syempre, pag nag-ganon-ganon na siya, mapupunta kunwari sa right side, pagtakbo-takbo. So, talagang super uncomfortable talaga yung anak mo. I don't think na nagka-rashes pa si Alaric. Buntikan na siguro kaming nagka-rashes dito kung hindi lang talaga masyadong vigilant si Ate Eva na pag naglalaro si Alaric, palit agad, pag ganun. Kasi very heavy wetter yung anak ko. So, okay naman yung gel absorption niya. I just really, really wish na meron siyang mga chambers para maayos. Alam mo yon. So, yun. Tapos, makikita nyo na meron naman siyang mga, parang, ayan. Ayan yung mga ridges. But, it doesn't really help. Hindi siya masyadong nakakatulong talaga. So, first tayo, dito muna tayo sa leak guard niya. Maganda yung first leak guard niya. Actually, yung parang material dito sa leak guard niya, parang at par pareho kay Ubes dun sa leak guard niya. Sobrang okay naman siya. And then, dito, okay din naman siya, but mas maliit siya. So, dalawang leak guard lang siya. At okay naman siya. Hindi ko masasabi na super, super like ko talaga yung leak guard niya. At most, mga okay lang ako sa leak guard niya. But all in all, ayan. So, makikita nyo, okay naman yung sizing niya. True to its claim yung sizing niya. So, okay. Very easy review lang to. Kasi, nakikita niya naman na doon pa lang sa first video ko. So, first, I don't recommend this sa heavy wetters. Kung naghahanap kayo ng cheap diaper na para sa heavy wetters, go with Ubes. Go with Unicare. Maganda. Maganda yung Unicare. This one doesn't live up to its claims. Hindi siya 24-hour wear. Hindi siya all day. Hindi siya all night. Hindi siya super absorbent. Hindi ko talaga siya gusto. Ayoko siya. I'm gonna rate this a 2 over 5 kasi feeling ko, kung hindi naman super heavy wetter, kung hindi naman galaw-gaw yung toddler ninyo or yung anak ninyo, you could go on with this. Lalo-lalo na dun sa mga naghahanap ng cute designs, mga, kasi very cute at playful talaga yung designs ito. But for me, I'm gonna pass for this. This is not recommended for heavy wetters. This is not recommended for someone like Alaric who's really makulit and stuff. So, ayun, yun lang ang review ko dito. Sa mga nagtatanong, ito na, I'm gonna rate this a 2 over 5. Yung first diaper din nila na tapon, hindi ko din nagustuhan kasi nagkaroon kami ng leakage doon na nagising si Alaric at around 3 a.m. tapos sobrang puddle talaga yung higaan namin. So, hindi ko talaga to gusto. I had difficulties also with actually loving this diaper kasi lagi siyang naghihimulmol sa loob niya. I wish na na-videohan ko. Kaya lang, syempre, private part yun ng anak ko, diba? So, ayun lang, babies. This is my review. This is my take on the playful one. I don't like it. I don't recommend this for heavy wetters. Kung kayo, naghahanap kayo ng diaper na makakamura kayo, find another diaper. This is not something that I would really recommend. So, ayun lang, babies. Na-miss ko kayo. Sana subaybayan nyo pa yung ibang YouTube videos ko. At meron na po akong bagong lifestyle vlogs na binagawa para sa inyo, babies. So, ayun. Please don't forget to subscribe to my channel. Hit the notification bell para po
para po notified kayo sa lahat ng future videos ko. Bye, babies!